Magandang araw mga kagresikap. Magpapatanim na sana ang katabi kong palayan gamit ang transplanter machine ngayon. Pero hindi kinaya ng transplanter machine kasi may mga area na malalim. Kaya tao na lang ang nagtatanim. Okay lang naman kasi hindi na bubunutin ang binhi. Hindi pa rin ma-stress ang binhi. Ito ang kagandahan kapag sa seedling tree magpunla. Madali lang po nila itong taniman mga kagresikap kasi puro sila mabilis magtatanim ng palay. Yun lang ang mahirap kapag malalim ang ating palayan. Hindi kaya lusubin ng transplanter machine. Ang sa akin nga, maraming hindi nataniman sa gilid kasi malalim. Kaya may tao akong pinatanim sa gilid. Isa at kalahating araw naming natapos mataniman ang hindi nataniman ng transplanter machine. Pakisuportahan naman po itong mahirap pero nagsusumikap na magsasaka sa pamamagitan ng pag-like, comment, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Itong katabi ko, isang araw, matapos na nila itong mataniman kasi mabilis silang magtanim ng palay. 7,000 pesos raw ang bayad pagpapatanim ng tao bawat hektar. Tanim lang kasi hindi na nila bubunutin. Ito na ang aking palay mga kagresikap. Buhay na, nag-umpisa ng gumipi. Mas maganda naman kapag tao lang ang magtatanim kasi hindi masira ang palayan. Pantay pa rin ang lupa. Mas maganda siguro sa susunod na taniman na ang walk behind na ang gagamitin nila na transplanter machine kasi may walk behind din ang aming kooperatiba. Ito ang unang ibinigay ng gobyerno na transplanter machine sa aming kooperatiba. Kaya lang, nasira ang isang taga-silik ng binhi o taga-tanim nito. Pero mas okay naman rin kahit tao lang ang magtanim sa punla na nasa seedling tree, pinunla. Kasi hindi pa rin ma-stress. Hindi na bubunutin. Mas mahal lang kapag tao ang magtanim pero wala siyang choice kasi hindi kinaya ng transplanter machine kaysa masira lang ang kanyang binhi o punla. Ito naman ang nakasanayan namin dati, ang manumano na pagtatanim ng palay. Sana pagpapalarin ang katabi ko ngayon na maganda ang kanyang palay o ani para transplanted method pa rin ang kanyang gagamitin sa susunod na taniman. Dalawa pa rin kaming mag transplanted method ang gagamitin kasi dating cropping may nagtatanim dito ng hybrid na palay at transplanted method ang ginamit. Pero balik sabog tanim naman siya ngayong wheat season kasi kunti lang ang kanyang ani. Kasi hindi niya naalagaan ng mabuti. Busy siya sa kanyang trabaho. Mas marami pa ang kanyang naani noon sa sabog tanim na inbreed na variety
Kaya dapat alagaan talaga natin ng ating palay, mga kagrisikap. Kunti pa rin ang ating maani kapag mapabayaan natin ang ating palay kahit transplanted method pa ang ating gagamitin. Sana pagpapalarin naman kami ngayong wheat season para transplanted method pa rin ang aming gagamitin sa susunod na taniman. At tapos na nilang mataniman, mga kagrisikap. Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli. Bye-bye. Salamat, mga kagrisikap, sa panonood at pagsubaybay.